presentation so that all those who are absent at the moment or late, at least i-mandate natin na dapat panoorin nila. And this goes true for other PSMU personnel. I hope you have extra time, no? Extra time para mag-review ng mga nagawa natin, mga past nating mga natapos, so that you should be able to internalize more. Kasi minsan ganoon eh, sa unang tingin, sa unang panood, sa unang experience, hindi mo pa nakukuha lahat eh. Pero pag inulit-ulit mo, ay naniniwala ako na may mga marirealize ka na doon mo pa lang siya marirealize after repeatedly watching or reviewing yung mga bagay. So, without further ado, let me just share my screen. As a disclaimer, I will not discuss everything, of course, because some of this paulit-ulit kong sinasabi. And kung pinapanood nyo rin yung mga presentation ko during RAG-PTD at saka technical working group, kadalasan inuulit ko lang siya. So I'll skip over some or hindi ko na masyadong elaborate yung iba, lalo na kapag alam ko ang paulit-ulit na siya. But if you have additional question doon sa slide or how I explain things, you can text me, you can message me, you can approach me kung anong ibig sabihin. But for the purpose of time, time management, bibilisan ko siya kasi marami pa tayong ibang i-discuss. So the why do we have the first joint tactical review? Bakit di na lang operations review? Yes, technically this is already operations review kasi, di ba, as I explained before, tactical review is more on per perspective dapat. Operations review is more of like an integration between perspectives. So the objective of a operations review is to discuss it fully, look at it from different perspective, but at the same time, integrate kung ano po yung mga natutunan natin. So the joint tactical review is more of like an extended version ng operations review. Kasi nga, the operations review supposed to be dapat maikli lang siya. Now, the second reason bakit kailangan na natin gawin ito at napilitan na akong gawin, kasi without pushing or mapilit ko ang mga perspective owners to work on your own perspective, pansin ko kasi parang giintayan tayo. And time is not in our favor anymore. The strategy review is fast upcoming. Sa December 10 na siya. We don't have a lot of time. So I decided na kailangan na nating pilitin to. Noong binibilang ko kung ilang operations review pa ang natitira, isa na lang. So baka wala na tayong time. So that's why we came up with the first joint tactical review wherein lahat ng perspective owners nandito, and this will be a series of workshop tactical reviews na sunod-sunod. So sa Monday, Tuesday, Wednesday, meron tayong tactical review. Mainly because, hindi dahil para pahirapan kayo, but rather para ma-push na kayo tapusin yan so that you will be fully prepared during the operations review and then ultimately doon sa strategy review natin. So let me just start now. So my scope of presentation is as shown. I'll skip the PNP prayer. So
what have we done so far? So, ano bang nagawa na natin? First is, na-orient na natin lahat ng PSMU personnel. With the exception of process excellence, which bago lang yung dalawang tao na nandyan, sila na lang yung masasabi kong hindi pa well-oriented. But hindi natin sila pwedeng intayin, but rather dapat sila ang maghabol. Wala tayong choice. And I'm sorry to say, it's not fair, I know, pero ganun talaga ang buhay. You need to go faster than everyone else. Next is, we have reviewed the past HS and RMDU charter statement and scorecard. Mapansin nyo, before, ang pinag-uusapan lang natin yung RMDU charter statement at scorecard. And just recently, nakuha na namin ni Henson sa health service yung charter statement na bago at saka bagong scorecard nila. And we took it apart, and then during this tactical review, I'll be discussing to you some things that you should realize as well. Last but not the least is we did a lot of workshop through tactical review and have made draft proposed changes for the RMDU charter statement and scorecard. At yan yung ginagawa nyo ngayon. So, again, hindi ko na i-discuss lahat. Our 6 operations review. Eric, kailan yung susunod na operations review natin? Sir, December 3. Okay, so sa December 3 na yon. Our 5th technical working group meeting is on November 17. And then yung 5th RAG PTD meeting is on November 15. The next technical working group will be on joint na siya, kasabay na ng strategy review. On the other hand, yung 6th RAG PTD natin is on December 7. So yun yung huli natin. So as shown is our different types of performance review. So nandiyan na yung tactical review, operations review, strategic review, technical working group, and the RAG PTD. Now, the question is, ano yung resulta? I'm very glad to inform everyone. We have hit our target in terms of advisory council. So yung RAG PTD, na-hit natin yung 6 na target natin. And hopefully, on the 6th RAG PTD meeting on December 7, dun to ma-fully realize. Yung technical working group, sorry to say, hindi natin sila marireach, but wala tayong magagawa, ganun talaga. Yung OR din, hindi rin. Yung strategy review, isa lang yung magagawa natin this year. As shown is the working relationship, no? Yung bakit na palitan from regional advisory council, it became regional advisory group for police transformation and development, o RAG PTD. So ito na yung strategy partners, as mentioned before, paulit-ulit. Technical working group is our supervisory and policy making body. PSMU is the one who manage the charter statement and scorecard. Kasama kayo doon with the 4 perspective. And then yung RAG PTD is the people who are advising us, who are people from outside looking in. Now, yung po strategy partners natin na ito works with the top management, in this case, the deputy who happens to be the technical working group chairman and the chief of the RMDU. And then, yung top management with the strategy partners works with the core process owners who are the frontline workers of this unit, who directly deals with customers and the support process owners. Ito yung mga backliners. Ibig sabihin, ito yung mga taong hindi directly nagtatrabaho sa pasyente. So kung yung dental, no, kayo yung core process owners. Yung support process owners niyo ay yung operation at saka yung admin. So kami yung mga backliners ninyo. So as shown is the HS Technical Working Group, the RMDU Technical Working Group, the HS PSMU, and then the RMDU PSMU. And then as shown are the different changes along the time. So pinakabago natin si Lieutenant Melia. As shown is the HS Advisory Council, and then this is our RAG PTD naman ng RMDU.
As shown din, ito yung mga different bilang. So suffice naman tayo dito. We have 9 in total. So meron tayong allowed naman tayo so 10 to 15. So as shown is our cascading activities including yung tactical reviews. So yung first OR natin last July, August, September, October, November. So dito na tayo, maghahabol tayo ngayon sa 6 OR natin. So as mentioned before, our OR is on December 3. Kailangan natin habulin ito. So kulang na yung time natin kaya ginawa natin yung joint tactical review. So let's review now the charter statement based on new data that has been shared with us by the Health Service PSMU. So as shown, ito yung bahay ni Kuya, ito yung charter statement. So sa balance scorecard, ang term na ginagamit dito is strategy map. Whatever you want to call it, bahay ni Kuya, roadmap to strategy map, isa lang yung ibig sabihin nito. This is the table of content. Di ba may libro? Sa isang libro, marami siyang laman. Pero para malaman mo yung laman ng libro, sa isang pahina lang, nandun yung table of contents. So the charter statement is, isipin nyo na lang, siya para siyang table of contents na isang libro. You can see the overview of what this unit wants to do. So as shown naman is the HS latest charter statement. Well, according to them, yan yung nakalagay doon sa binigay nila sa atin. However, question ko to. Ang question ko was, bakit ang nakalagay dito is 2020 pa? And then, wala silang, itong mga to, yung service honor and justice, and then itong core values, mukhang hindi pang health service. So what I did was, I looked at the scorecard, no? Yung scorecard ng health service, and it seems like meron palang pagbabago. So ito yung mga pagbabago nila. Tingnan natin side to side. Sorry, nag-skip lang ako. Yan. So pag tinignan nyo yung tatlo, ito yung luma, 2018. Ito yung isang medyo bago at ito yung latest. According kay Ma'am Santiano, ito daw yung latest ng health service. Kamo lang, marami pa rin akong tanong. Pinakatanong ko is ito. So pag mapansin ninyo, sorry. Yan. So yung vision ng health service, ni-revise siya. So yung noong araw, 2020, ang ginawa ngayon nila is 2030. So I have several questions kasi dati a dynamic health service rendering total healthcare by 2020. Ngayon, a highly capable PNP health service. So ang ito tinanong ko na to noon hanggang ngayon tinatanong ko pa rin siya. What does highly capable mean? Diba? How can you be highly capable kung hindi ka pa capable? So yun yung mga tanong ko diyan. And then what does continuum mean? Ano ba ibig sabihin niyan? And then ano ba ibig sabihin ng quality? And then ano ba ibig sabihin ng responsive? So ibig mo sabihin, dati hindi tayo responsive. Dati hindi tayo quality. Yun ba yung ibig sabihin natin? Hanggang ngayon, hindi tayo quality, hindi tayo responsive. Kasi ang sabi natin, by 2030 pa. So yan yung ibig ko sabihin. Yan yung dapat ninyong pagnilay-nilayan when you hear these things. Huwag lang kayong basa ng basa. Huwag lang kayong tango lang ng tango. Oh, what is the vision? The vision is a highly capable PNP, blah, blah, blah. Pero what does it mean? Anong ibig sabihin nito? Kailangan kasi pag sinabi mong, this is my vision, no? Broad, this is a motherhood statement. Pero kahit na motherhood statement siya, dapat naiintindihan ninyo, paano ko gagawin yan? In 2030, let's say for example, no, it's already 2030 this year or today. Today is 2030. Pag tinanong tayo ng mga tao, pag tinanong tayo ni Chief PNP, pag tinanong tayo ni Director Health Service,
Naabot nyo ba ang vision natin? So, ang sasagutin natin, opo, nasagot po namin, naabot po namin yung aming adikain, yung vision namin. Paano mo nasabi? Anong proof mo na naabot mo siya? Anong proof mo na ikaw ay highly capable? Anong proof mo na nagbigay ka ng continuum, quality, and responsive care? Paano mo nasabi yun? No? Kung hindi natin kayang sagutin yun, nonsense to. It's just nice to say, pero it doesn't mean anything. So, again, no? Pag nakakarinig kayo ng mga vision statement, ingat kayo. Ingat kayo doon sa salita na to at saka yung mga statement na to. Kasi dapat yan, may proof ka of what you mean to say. So, dapat ito, meron tayong evidence that we have reached this one. How do we do that? So, we take a look at what is our mission? Paano natin maaabot yung ating abot natin yung ating vision is through our mission. So, our mission is to provide, tandaan natin ha, to provide healthcare services to PNP personnel, dependents, and authorized civilians. So, ito yung bago, ito yung luma. So, sa bago, philosophy natin, nadagdagan, health is wealth. And then, yung core values natin, for some reason, mayroong isang naka-invento ng heart TC, honesty, excellence, adept, reliable, teamwork, compassion. Ang tanong ko parati sa ganyan, anong ibig mo sabihin honesty? Anong ibig mo sabihin excellence? Anong ibig mo sabihin adept? Anong ibig mo sabihin reliable? Anong ibig mo sabihin teamwork? Anong ibig mo sabihin compassion? These are things that you should ask. Paano mo siya, anong ebidensya mo na nangyayari itong mga to? Going back dun sa mission, the mission, ang sabi niya is dependents, PNP personnel, dependents, and authorized civilian. Pero magtataka kayo, pagdating sa scorecard natin, yung pinakabagong scorecard, wala nang dependents, wala na ring authorized civilian. So ang question mo dyan, bakit nandyan siya sa mission and yet sa scorecard mo, wala? So these are things that you should realize by now that hindi ka lang basta salita ng salita. Dakdak tayo ng dakdak. Ang dami-daming words na nilalagay natin sa mission, vision natin. Pero pagdating naman sa gawain, yung trabaho na natin, hindi mo naman siya makita. Why? Because our scorecard, no? So punta na natin yung scorecard natin. Ito yung charter statement. No? Tingnan mo yung charter statement nung yung dati. Dati, PNP personnel, dependents, and authorized civilians, yung community perspective. Pero pagdating sa community nung ni-revise ito, mapapansin ninyo, PNP personnel and dependents na lang. And yet, nung bago na, yung pinakabago na nating charter statement, ang naiwan na lang, PNP personnel. Question, ba't nawala yung dependents? Ba't nawala yung authorized civilian? And yet, yung sa mission natin, hindi naman nagbago. What's more surprising is, tinanggal natin yung dependents at tinanggal natin yung authorized civilians. Ang tanong ko sa inyo, lalo na sa mga core process owners natin, tulad ng dental, ng yung mga nasa nursing service, tanong, hindi na ba nagpapagamot sa RMD yung dependents? Tanong, wala ba tayong authorized civilian na kinikater dito? So, ibig mo sabihin, PNP personnel pala yung mga aplikante? Diba yung aplikante, hindi naman sila pulis pa? Aplikant pa lang yun eh. Hindi nga lahat yun natanggap eh. So, prinasis mo. So, nagdaan sila sa services natin. Chinek nyo yung mga ngipin nila, tiningnan nyo yung mata, tiningnan nyo yung baga at kung ano-ano pa. Pinisikal test natin sila. Nag-NP pa tayo. Gumastos tayo doon, di ba? May pondo para dyan, di ba? Pero how come wala sila dito? Ang sabi mo lang, PNP personnel.
So question is, no, ba't nawala sila? Ba't nawala sa objective ng RMDU or ng health service for that matter? Kasi sa galing sa kanila to, yung community na to, ba't nawala yung independence? Ba't nawala yung authorized civilian? Ba't PNP na lang? So tatanungin ninyo yon, how come ganun na nangyari? So punta naman tayo sa measure profile. So sa measure profile ng community perspective, doon sa health service, ang sabi nila, the objective is a physically fit, healthy PNP person. Tinan mo, sila, galing sa kanila to, sila din na-confuse. Tinan mo, dito, tinanggal nila yung dependence. Pero sa measure profile nila, ang sabi nila sa objectives, andun yung dependence. Ano ba talaga, kuya? Parang, it's confusing, no? Ano ba gusto ng health service talaga? Kasama ba talaga dependence o hindi? Kasi ang gulo ng charter statement eh. Sabi sa charter statement, wala. Hindi kasama dependence. Pero pagdating dito sa objective, kasama. Ano ba talaga? Then, what is the measure? So the measure is the satisfaction survey. So ang sabi ni health service, no, ang sabi nila do sa PSMU that the means of measuring that RMDU is doing good for our clients, in this case the PNP personnel or the dependents or authorized civilian, is to conduct a satisfaction survey. How do you measure? Is quarterly and annually. So, kaya mapapansin ninyo, per quarter dapat meron inputs dito. We are already in our fourth quarter and yet wala naman nakalagay dito. What is the unit of measure? It's percentage. So, paano nakuha yung percentage? Ito po yung calculation or yung formula. The total number of patients surveyed who are satisfied with health services multiplied by 1,000. So equivalent divided by pala, sorry, the total number of patients surveyed multiplied by 100, that yields now a percentage measure. So ganyan daw dapat ang ating calculation. Question, sir, ma'am. Ang question is, bakit ina-assume na natin na satisfied? So parang ang sinasabi natin, dapat yung mga isa-survey natin, ang bibilangin lang natin is yung kanilang, yung mga naging satisfied sa atin. So, yung hindi na satisfied, hindi counted yun. So, parang may mali. No? I think the measure itself, the formula itself is parang merong problem. In fact, sa ibang businesses ngayon, today, hindi nila pinapakailaman yung mga na-satisfied. Alam mo yung pinofocus nila? Ilan yung hindi na satisfied. Tapos, they not only get the numbers, kasi ito, number games to eh. Ang tanong kasi dapat, bakit hindi na satisfied yung tao? So, the satisfaction survey and its formula, for me, personal opinion ko ito, and based on my studies, is that it's a very weak formula. It's a very weak measure. Kasi what you are trying to do here is make it appear na wala kang problema. Ang binibilang mo lang kasi maganda. Puro maganda na lang. Puro pogi points. Pero we are not addressing problems kapag ang hinahanap mo lang puro magaganda. In fact, if you want to become a better service provider, so tayo, kunyari, how do you now become better? Do you count dissatisfaction? Or do you count the dissatisfied? My argument with this measure is very simple. If you want to improve something, you find the problem. You cannot find the problem if you cannot see the problem. You cannot solve anything if you don't have a problem. Diba? Bakit mo nasabing may problem? Bakit ka nagbibigay ng solution? Eh, wala naman palang problema eh. Paano mo nasabing may problema ang binibilang mo lang satisfaction? Yes, it feels good, but it doesn't solve anything.
So my argument with this kind of measure is that it is weak. It only tells us that we're doing good, but it doesn't tell us what we are doing wrong. So dapat there is a balance to a measure wherein what are the things that we need to improve. Dapat dito nakatuon tayo dun sa problema. Kung puro pogi points lang, wala, hindi masosolve yung problema natin. This could have been a better measure if ang measure natin would have been number of dissatisfied customers. And then among the hindi lang siya merely a satisfaction survey or a survey, but rather hindi siya quantitative data, but rather it is a qualitative data. Meaning, out of those who are dissatisfied, bakit kayo dissatisfied? Bakit anong problema ni health service? Bakit anong problema ni RDMU-NCRPO? Bakit anong problema ni nursing service? Masungit ba yung nurse? Kulang ba ang resources namin? Pangit ba yung facility? Pangit yung ambience? Pangit ba yung attitude ng aming personnel? May reklamo ka ba? Mabaho ba yung lugar? Madumi ba siya? These are very very essential questions that we should be asking our customers. These are things that we should be focusing more rather than alam mo yung parang right. Sige, masaya kayo. So what? Ano ngayon kung masaya ka sa akin? Will that help us improve? No. Masarap lang pakiramdam, masarap lang pakinggan. Pero did we address the main problem? My answer is always no. If ganyan po yung formula. Okay? So we can talk a lot of about this, pero yun nga, I have already say my piece that these are very weak measures, and I hope they realize this one, but it is not within my authority to tell health service na baguhin nila ito. What I can only influence is tayo sa level ng RMDU. My question to you now sa PSMU is that should we change our measure? Should we now look at the problems rather than yung hindi yung bang obvious? Obvious naman magaling tayo. Yes. Pero ano yung kailangan namin malaman para mag-improve pa kami further? Meron po ba? Kasi I'm sure meron. The mere fact na hindi siya 100%, tingnan nyo to ha, health service, in the mere fact that this is not 100%, it is only 99.92%, there is this 0.08% na galit, na dissatisfied, na hindi kumbinsido na si health service ay magaling. Why should I ask someone dun sa mga walang sasabihin sa iyo kundi maganda lang, samantalang pwede ko naman tanungin yung tao, bakit ka ba dissatisfied sa akin? So yun. One way to do a win-win situation is very simple. We continue with this one, pero we add another layer or another measure na kung saan yung ina-address naman dito is a qualitative measure of looking at who are the dissatisfied customers and asking them the most essential question. How can we make it better? So, another issue that I have is that pag napansin ninyo, sila naka-focus lang doon sa PNP personnel, di ba? Dito, sabi nila PNP personnel lang. So what we did before, which is hanggang ngayon hindi po na-aprobahan ito, is still a proposal, a resolution on the stakeholder analysis, knowing our stakeholder and customer and where they are in our ecosystem is the key success factor
for our strategy. Anong ibig sabihin po nito? Knowing who are the players in the game, no, is very essential for improvement. Baka naman you're talking to the wrong person, or kasabihan nga is you are barking at the wrong tree. So, what is the difference between a stakeholder and a customer? The customer is the person or entity that directly receives or purchases the products. So in this case, sino ba ang bumibili? No? Sino ba ang beneficiary ng goods and services na pinoprovide ni RMDU? Sino? So para sa akin, simple lang sagot doon. NCRPO. Kaya nga RMDU-NCRPO. Hindi naman RMDU-PROBARM. NCRPO, wala tayong pakialam sa Pro 3, wala tayong pakialam sa Pro 4, basta NCR. Pulis ka ba na naka-assign sa NCRPO? Yes or no? If the answer is no, you're not my customer. If you are NCRPO, you are my customer. Plain and simple. So they should be the ones who are benefiting from our services. However, we are only talking about NCRPO personnel. E paano yung dependents? Again, ang essential question doon is, meron ba tayong customers who are dependents? The answer is yes. Just recently, we vaccinated the dependents of NCRPO personnel. And I'm sure the dental section also caters with dependents. I don't believe na hindi nila ginagawa yon. Then last but not the least, are the recruits or applicant pala, hindi pala recruits, sorry. Are the applicants who are applying for police in the NCRPO area, are they your customers? Kasi kung sasabihin mo sa akin, no, they are not our customer. How come dumadaan sila sa recruitment? How come may budget para tayo dyan? Bakit nag-uubos tayo ng oras pagkatuwing merong recruitment? Eh, hindi naman pulis yan eh. At lalong hindi ko dependent yan. So who are they? Plain and simple, they are one of the authorized civilian. They are authorized to be given services by RMDU mainly because they are applicants to the police, regardless if they pass or fail. Kasi part siya ng process of recruitment. So meaning, they are also our customer. Again, a customer directly receives or purchases the products, whether it is a goods, tangible thing, or services. So in our case, services tayo. Now, who are the stakeholder? The stakeholder is a person, group, or organization, whether internally siya or externally, that is directly or indirectly affected. Whether the effect to that person is positive or negative by a product which is a goods or services. So, ang tanong dito, ito bang taong ito or itong unit na ito or itong organisasyon na to naaapektuhan ba ito positively or negatively, directly or indirectly ng services na pinoprovide ni RMDU? Kung naaapektuhan siya, then stakeholder natin siya. Okay. So here is my proposed stakeholder and customer analysis. So it is divided into four. Is it external outside PNP or internal inside PNP? Is it primary or secondary stakeholders? So in this case, ito medyo wag nyo masyadong pagtuunan ng mabuti yung outside PNP kasi parang sinasabing hindi ka dapat PNP. Pero bakit nandito yung PNP PCO? So maybe i-correct ko lang to ng konti. But this one, no, primary means ito yung customer directly benefiting from our services ng RMDU.
but it is external to RMDU. So in this case, the PNP, which is under ng NCRPO, who are PCO, PNCO, NUP. Then yung pangalawa is dependents, either the spouse, children, or relative. So bakit nandyan yung relative? Paano kung walang asawa? So yung nanay at tatay. Authorized civilian naman on the other hand, no? These are the applicants, detainee, and others. Nilagay ko rin po dito yung competition. Who are the competition? Competition kasi is people or organization that provides the same services as we do. So, di ba meron namang mga healthcare providers or industry na galing sa government and non-government, di ba meron? So, these are our direct competition. Kasi, ba't ako magpapagamot sa RMDU? Pwede naman dito sa Taguig Health Center. Pwede naman ako magpagamot dyan sa St. Luke's. Diba? So, these are our competition. Next is internal. No? Within sa health service, NCRPO command, and then RMDU personnel. Dito naman po, secondary is the stakeholders indirect. Pero external pa rin po sa RMDU, these are divided into four. So meron tayong government healthcare provider, government non-healthcare provider, non-government healthcare, and non-government and non-healthcare provider. So pag mapansin mo, pag government healthcare provider, ito yung DOH, other hospitals na under ng government like PGH, East Abe, tapos ito naman pong government non-healthcare provider, at dito po doon pasok yung LGUs, no? DFA, COMELEC, Judiciary, TESDA, na kung saan hindi naman sila healthcare pero apektado tayo sa services nila. Paano tayo naapektuhan ng mga services, di ba? Yung LGUs, minsan pakialam mero. Minsan nagre-request tayo sa DFA. Ngayon, COMELEC ano na, election time, apektado ng RMDU dyan. Judiciary, lalo na kapag may kaso tayong involved. TESDA kasi may mga training silang pinoprovide. Although indirectly naman sila nakaka-affect sa atin. And vice versa, tayo, indirectly din tayo nakaka-apekto sa kanila. Katulad niyan, minsan may nagre-request ng ambulansya natin. Minsan may mga medical missions tayo, so kasama yun. Then meron naman tayong non-government, hindi siya gobyerno, pero healthcare siya. So nandyan pasok yung private hospitals and ambulance services. Then yung pang-apat is non-government, hindi na nga sa gagobyerno, hindi pa sa healthcare. Ano to? So yung mga provider ng sa mga buses, di ba? Mga licensing like PRC, hindi naman sila healthcare, hindi rin. Ay mali. PRC pala is government. So other non-healthcare and non-government are event organizers. So minsan gagawa sila ng sarili nilang let's say katulad nung mission, 'di ba? May mga mission. So meron mga event organizers dito. And of course, nandiyan din po yung general community. And then pagdating doon sa internal and then secondary, andito po yung mga personnel from other PNP units like if main effort other personnel who are providing the same, no, the same services is the MRF, Medical Reserve Force. And then SHUs. Hindi naman siya taga RMDU pero dahil nandyan pa rin siya. They are still providing the same services as we have, so kasama sila. And of course, yung support services like DPRM or yung R1, DL, LSS, DODI. So sila yung mga indirect natin, pero inside PNP sila. Dinagdag ko lang yung social connection. Although hindi naman siya internal, external siya. Kasi minsan, di ba yung pamilya ng pulis, minsan yung professional ties natin, like kung kasama sa
kasama ka sa mga different organizations ng dentists and other close relationship like yung religion natin, di ba? Kasama yun. Organizationally speaking, sa health service, sa RMDU, we have a total of 622 organic detailed NSHUs. Dito naman sa NCRPO, there are more than 23,000 plus NCRPO personnel. This does not include yung RSUs. Ha? Wala pa dyan yung mga different like RIAs. Hindi pa sila kasama doon. So that madadagdagan pa yan 23,000. And 23,000 is only reserved for NCRPO. So what does it mean? No? Ito yung dapat ma-realize natin. Ito yung komunidad na ginagalawan ng RMDU. Internally speaking, ito naman po yung within PNP. Within RMDU. So, pag mapansin ninyo, wala tayong direct line sa Station Health Unit kasi administratively controlled sila. So, ang direct line lang natin, itong mga to. Okay, so that is the community perspective. No? So, ang tanong naman natin ngayon pagdating sa process excellence is, how come, no? Tatanungin ninyo, how come yung improved health status tinanggal doon sa bago. Tinan nyo yung bago. Wala yung improved health status. In fact, ang tinanong ko pa ka dyan, ano ba laman na itong improved health status na to? So, pag biniyak natin yung measure profile nung process excellence, madidiscover ninyo na improved treatment and health facilities and services, may measure sila. Ang binibilang nila is increased percentage of DOH license and PhilHealth accredited primary care health service facilities. So how do they calculate it? By total percentage of DOH requirements over total percentage of RHS or in this case RMDU compliance for DOH requirements. Parang nakakapagtaka na ang sinabi nila percentage increase of DOH license and PhilHealth accredited. Pero pag tinignan mo dito, DOH lang. Asan yung PhilHealth? Wala, di ba? So parang questionable na naman. Plus, how come yung DOH requirements tapos over compliance for DOH requirements? Parang malabo. For me, hindi ko siya masyadong maintindihan. Pero siguro, pinagdikit-dikit na lang ang utak ko na parang sinasabi nila, ilang percent ba yung na-approve natin? Ang problema kasi dito is that, katulad yan, RMDU, we have our medical center na ginagawa pa lang. And then, makikita siya by next year. Pero, are we compliant to this one? I don't think so. Next is increased percentage of medical services. Sabi, number of PNP personnel who benefited from medical services over total number of target patients who will avail of medical services. Again, it really doesn't make sense. I mean, paano mo anong basis mo of targeting the patients? Ano ba? Anong naging basihan mo of targeting 1,974? In our case, 23,000 yung personnel natin, di ba, sa NCRPO. So ibig mo sabihin, magta-target tayo doon. Ilang tao yung seserbisyohan natin? Parang ang labo, di ba? Ang I don't find it logical. Parang ang labo ng measure na to. It would have made sense if, let's say, may pumunta dito na pinadala dito is 100 na tao. 100 na aplikante ng pulis. Okay? And then out of the 100, ilan yung pre-nasis natin na 100? Kung 50% lang doon ang pre-nasis natin, then yun, 50% lang. Dapat dyan,
number of personnel, number of applicants na ni-require ng NCRPO na i-process natin through medical services, 'di ba? Dapat ilan doon yung na-process natin. So that we can now see if na 100% natin siya or hindi. So yun yung dapat mas may sense lalo sa atin. Katulad kayo sa dental service, question lang. Diyan ba sa dental service, ano yan, binibilang ninyo? Expected na ba ninyo sa dental service na 100 tao per month? Ganun ba yun? Ini-expect nyo ba na, baga pag gumawa kayo ng target, so ibig sabihin, magagawa tayo ng target, ah, dapat ngayong buwan na to, maka 100 tao tayo. Ganun ba yun? Parang ang hirap patunayan yata nun. I mean, it doesn't make sense, di ba? I mean, ayan, tanungin ko kayo dyan sa dental service, may I ask, meron ba kayong target number of patients that you need to achieve per month? Meron bang ganun? Sir, wala naman po. Yun nga eh, di ba? I mean, does it make sense? I mean, how can you measure progress by that parameter? Parang I don't know. I mean, maybe I'm wrong. Let's discuss a little bit ito. Example lang natin yung sa dental kasi kayo yung nandyan. Let me ask you, how do you determine if you are doing good or not? Is it the number of patients na kiniter ninyo? Yun ba talaga? Sir, hindi. Sir, we also rely on surveys na yung service na service yung survey na pinapagawa po namin after each patient, sir. But yung survey kasi, nandun yan sa community perspective. Tandaan ninyo yung pinag-uusapan na natin ngayon, we are now in process excellence. And based on the measure profile na sinasabi ni health service, tingnan niyo to, yung measure nila, yung parameter ng measure. Ang nakalagay dito is number of PNP personnel who benefited from medical, which is I will question kasi asan yung dental dito? So parang sinasabi mo ang nagtatrabaho lang medical ganun. Tapos total number of patients who will avail of medical services, parang sinasabi mo na dapat para masabi lang na nagtatrabaho ako at saka magaling ako magtrabaho, kailangan within this month, ito katulad nito nakalagay 1974 dapat yung i-cater namin. Ganun ba yun? Kailangan bulutan ko ng ipin lahat, makabunot ako ng ipin ng within this month, makakota ako ng 10. I mean, do you agree with this kind of measure na pipilitin? Dapat ang PNP, itong NCRPO, dapat mabunutan ko ng 10 ipin ito per month. Ganun ba yun? Pinukotahan ka? Parang I don't see the logic. Unless otherwise, you agree with the measure. Ha? So, again, these are things that we need to question. Dapat kini-question natin sila. Hindi dahil health service sila. Sorry? Sir, siguro yung sa total number of target patients, hindi siguro yun ang ano, sir. Kaya nga eh. Let me ask you, kayo dyan sa dental section. If I ask you right now, what is how do you gauge your success? When do you say that you are successful as a dental as a provider of dental services? What is the criteria of success? I think the criteria of success kapag ano siguro. No,
wag mong tingnan yung measure na to. What you should ask yourself right now, I'm asking a generic question. As a dental officer, what is the meaning of success to you? Sir, as a dental officer siguro, I can say na successful po kapag na-arrest po namin yung mga na-arrest namin yung mga caries na mga PNP personnel po natin. Kung kumokonti na po yung nagpapa-dental dahil maayos na po kanila mga ang maganda at maayos pa kanila oral health. Hmm, di ba? I mean, does it really mean that the meaning of success ba nito is that ngayong araw na to naka 100,000 kami na binunot na ipin. I mean, parang questionable ka tuloy na dental officer kasi bakit nagkaroon ng bunot? Wala namang bubunutin daw. 'Di ba? Eh bakit ko pinilit bunutin, 'di ba? Where in fact tama ka eh, 'di ba? If wala na nagpapagamot sa iyo, it means successful ka. Bakit? Eh walang may sakit eh. I mean, isn't that really our purpose? To decrease the problems of our customers, in this case NCRPO personnel. Parang ganito 'yan eh. I remember one of the discussions and one of the things that we discussed sa ibang units being an auditor ng PGS din. Sabi doon sa isang process excellence din na measure, sabi, number of arrested persons. 'Di ba? Sabi, number of arrested persons over the number of ewan ko kung ano yung denominator nila. Parang kinwestiyon ko tuloy 'yun, sabi ko, ha? So may quota ka para arestuhin yung tao? Kailangan paramihan ng aresto? So parang sinasabi mo, dapat damihan ko yung inaaresto ko or much worse, ma-eliminate ko yung mga criminal syndicate. Parang ano yun, papatayin ko lahat ng tao, ganun. Hanggang sa zero lang sila. Parang very very controversial tuloy. So what I am meaning to say is that parang may mali yung criteria of success. So going back dun sa discussion natin ngayon, which is I'm asking kayo, especially dental section kasi mukhang sila lang yung ma-example ko yata. Andito na ba yung ibang ano? Wala pa sila na, no? Wala pa yung mga psychologists natin. So anyway, sorry kung kayo yung natatanungan ko parati sa dentist section. Kasi parang yun yung argument natin dapat. Is that the criteria of success ng RMDU? Is it the number of patients that we cater rather than yung ba talaga yung meaning of success? Parang it's really not hindi ko may connect sa utak ko yung measure of success. Okay. So this is just one measure no na dapat questionin natin. This is another one. So sabi, increase percentage of laboratory services. So again, the measure is number of patients who benefited from laboratory services and then the total number of target patients. So again, parang nagta-target ka na naman, kailangan maka 10 tusok ako ngayong araw na to, ha. Dapat ma-injectionan ko si ganito. Parang ganun ba 'yon? Is it really the measure of success na paramihan ng pasyente? Ganun ba 'yon? Parang it doesn't make sense. Again, hindi na naman mag-make sense sa akin. Similar lang doon sa kanina. Oh, ito pa ulit. Wait, there's more. Dito naman, this time, yung kanina, medical, laboratory, ngayon, surgical naman. So, parang nakikita niyo na yung nakikita niyo yung team nila sa taas. Na parang what they're after is paramihan ng pasyente. Oh, ito pala yan. Nandito pala kayo. Nandito pala kayo. Sorry. Hindi ko lang nakita siguro kanina. But eto, tinan mo, katulad nito. Kayo,
pinipilit kayo ngayon, hindi, dapat magkaroon kayo ng pasyente. Dapat dental section, maghanap kayo ng pasyente pag wala nang magpapagamot sa inyo, ha? Kasi pag hindi, mababa kayo sa score, magkakaroon kayo ng negative variance. So ang gagawin nyo ngayon, uy, magpabunot ka na para mabunutan kita, para meron kaming points. Does it make sense? I mean, do you realize how problematic this measure is? Okay. Ay, salamat. Natapos din. So, another measure is this one. The measure is increasing efficiency of PMDE process of recruitment by identifying newly appointed PNP recruit who were returned to unit for medical and dental reasons. So, ang sabi dito, sorry, ang hinahanap natin kung measure yung pag-uusapan is the total number of newly appointed PNP recruits less total number of newly appointed PNP recruits RTU due to medical and dental reason. Then, total number of newly appointed PNP recruits multiplied by 100 equals percent. Does it make sense? Let me just get your ano, your opinion. Sa inyo, anong interpretation nyo dito? Ano ba hinahanap natin dyan? Can you help me out? Kasi ako, hindi ko maintindihan yung... Hindi ko siya maintindihan. I mean, what are we trying to do here? What do you think? Tama yung output nila, oh. 99.88%, 0.12%, 11 RTU from 9,048 appointed patrolman attrition. So, what are we saying here? Are we looking for problems? Doon sa nakapasok na, na supposed to be, dapat hindi. Kasi katulad nito, total number of appointed PNP recruits, ano ibig sabihin nun? Ano, again, mga kasama, I really don't understand what health service is trying to do. Parang they're creating problems out of thin air na hindi naman dapat. Okay, so move on lang tayo kasi hindi ko talaga maintindihan. Ito naman, ang sabi naman, ensure those entering PNP and are mentally and physically fit. So ang sabi, what is the measure? The measure is increasing efficiency of PPE process of recruitment by identifying newly appointed PNP recruits who were returned to unit for psychological reasons. Sabi dito, number of appointed PNP recruits returned to unit due to psychological... Again, mga kasama, ang gulo, ha? Bakit magulo? What they are after is efficiency. Tingnan nyo, the word is efficiency. Did you know that there is a big difference between efficiency and effectiveness? Magkaiba po yung term na yan, ha? Efficiency is more of like, nakatipid ba tayo sa oras? Efficiency is more of like, pag bumunot ako ng ipin, I use lesser resources. So that is what you call efficiency. Effectiveness on the other hand is nabunot mo ba yung wisdom tooth o hindi? Efficiency is nabunot ko yung wisdom tooth in less time. Yan, efficiency ang tawag doon. But here, tingnan nyo, what are they trying to do? Increasing efficiency. Anong efficiency? Eh, wala naman nakalagay dito pagiging efficient. Tingnan nyo, number of newly appointed PNP recruits returned to unit due to they're not even trying to makatipid or bumilis yung services. Wala namang nakalagay dito eh. Dapat ang nilagay nila dito, number of hours na prinases namin ang newly appointed PNP recruits and return to do unit to psychological reasons over dating 10 hours siya
More than 10 hours. Hindi naman eh. Hindi pinag-uusapan yung oras, hindi rin pinag-uusapan ng resources. Ang pinag-uusapan dito is effectiveness. So mali na naman to. And moreover, I'm confused kasi I don't see the point of counting this number. Bakit mo bibilangin itong return to unit? Anong value added niyan sa atin? So what kung na-return siya? Ano ngayon yun? I don't understand. Sorry. Maybe you have other things to think about this one, pero hindi ko talaga siya makita. Sorry. Okay. Measure profile number 5. So, ensure wellness of those already in the service. So, ang sabi niya dito, what is the measure? The measure is to increase the percentage of personnel classified as P2 from P3 temporary. So, para makuha niyo daw na successful tayo is the total number of PNP personnel classified as P2. Tapos ang sabi niya, total number of PNP personnel classified as P3. Question. Ngayon ko kung ano yung idea niyo dito. Ha? Pero, so ibig sabihin, kung P3 na siya, gagawin natin siyang P2, ganon. Yun ba yung ibig sabihin dito? Na kapag, let's say, mayroon tayong 10 tao na P3. So ang objective ngayon natin as RMDU personnel, kailangan mapababa natin yung P3 at maging P2. Yun ba yung ibig sabihin yan? Posible ba yun? Let me ask anyone. Anyone can answer. Do you have any idea what this means para sa inyo? Sino ba yung assign dito sa PE? Meron ba? Wala yata tayong taga PE dito. So Staff Sergeant Pereira po. Nandiyan siya. Oh, yan si Pereira pala. Oh, Sarge Pereira, question. Matanong lang kita. Anong ibig sabihin ng P3 temporary? Hello, Chair. Ano ibig sabihin ng P3 temporary? Ano ibig sabihin niyan? Sir, ano po 'yan? Yung sa regarding sa health status, sir, isa pwede po siyang tawag diyan yung kaso, Sige, kaya mo yan. Siguro, let's say for example, high blood. Kasi sabing high blood, kailan ka magiging P3 or kailan ka magiging P2? Oh, sir, yan, sir. Maganda example, sir. P3 ka, sir, temporary kasi yung high blood mo, sir. Pwede naman, sir, siya ma-resolve. Okay. Once na ma-resolve naman na siya, sir, pwede ka na, sir, maging P2 na po ulit. So, ang tanong ko ngayon, dito sa RMDU, ilan ang P3? I mean, sa buong NCRPO pala, sorry. Meron ba tayong data ng number of P3? As of now, sir, wala pong idea sa number of data ng P3 natin, sir. Yun. So, hindi ko alam paano natin ngayon ma-achieve to itong measure na to if wala naman tayong data. Can you find out? Yes, sir. I-find out ko po, sir. Tapos ibigay mo itong data na to kay Lieutenant Muelya kasi si Lieutenant Muelya yung ating process excellence supervisor. So kailangan niya tong data na to so that what will happen is, yun nga, yung number of people who are in P3 temporary will now be, yun yung tatrabahuhin ngayon ng RMDU. Paano sila madideclassify towards P2? Paano yun? Hindi ko alam. Okay, so yun yung isa sigurong
I think this is one of the measures na make sense. I mean, at least meron siyang sense, may sense siya. Yes, sir. Sige. So, so far, okay naman tayo dito. No? Yung sunod is measure profile number 6A. So, dito sa measure profile 6A, ang sabi niya is to ensure wellness of those already in service. So, ang sabi, increase percentage of PNP personnel who have undergone stress management seminar. So, para ma-calculate daw natin ito, number of PNP personnel who were endorsed for stress management seminar. And then, total number of PNP personnel who have undergone stress management. Does it make sense? Kayo, does it make sense ito? Tingnan nyo nga, please. So, ang sinasabi natin dito is, out of the PNP personnel who have undergone the stress management, yung, kasi parang baliktad ata eh, yung nasa baba dapat neto is itong nasa taas eh. Yung numerator, ito, yung endorse, dapat nasa baba siya yung denominator. Meanwhile, yung people who have undergone stress management, dapat siya yung numerator. In fact, ang question ko dito, how come yung in-endorse lang yung kailangan nating bigyan ng seminar? How about other the rest of the 23,000 people? Question to Lieutenant Melia. Do you think all NCRPO personnel should undergo stress management seminar or not? Sir, those attendees for the stress management were just been endorsed by their units. Okay. It depends upon the recommendation of the unit, sir. But as part of the Bantay Kaisipan, everybody is required to attend stress management, although they are not having any psychological problems. For us to have prevention for any events that they will have mental health issues. Okay. So are you saying that dapat lahat ng PNP personnel assigned in NCRPO, so in this case, NCRPO personnel, yung 23,000 personnel, should undergo stress management? Tama ba? If the pansen situation permits, sir. Pero technically speaking and ideally speaking, dapat ba lahat ng PNP personnel mag-undergo ng stress management seminar? Yes, sir. Okay. By schedule. Right. Yes, of course. So ang tanong ko naman na susunod dito is how many yung kayang i-process or how many personnel can undergo in one batch? Sir, with this time of pandemic right now, the maximum is 50 in 50. Physical. 50 per class. Yes, sir. Yes, sir. Can this be done through virtual? Yes, sir. Yes, sir. Pag virtual, ilan ang pwede? As long as the Zoom capacity, sir, may permit. So kung 100 yung mga regular, pwedeng 100 per batch. Yes, sir. Okay. So let's say 100 per day. Per day ito, no? Gano'n ba katagal ang isang seminar? The seminar would last from 2 hours to 3 hours, sir. It depends upon the interaction or the participation of the attendees, sir. Ideally, ilang oras? 2 to 3 hours, sir. 2 to 3 hours. So, if let's say, sa loob ng isang araw, makakapag-conduct ka ba ng at least two seminars per day? No, sir. Because the stress management is always scheduled from 8 to 5. Ah, so maghapon siya, ganun. Yes, sir. Because we are having some activities for identifying the stressors. Ah, okay. So 8 to 5 talaga siya.
Yes, sir. So one full day, hindi lang siya 2 to 3 hours. Estimated din, sir, 8 to 5. But not exactly, it would consume the time duration of 8 to 5, sir. Sige, just to be safe, 8 to 5 siya. Ang tanong ko naman na susunod is, can NP conduct 5 batches per week? Not exactly, sir. Because aside from conducting stress management, we are also tasked to give PP or psychiatric psychological examination for purposes of promotion and schooling. How about once a week? Yes, sir. It is it's regularly done at least once a week. Okay. So let's say, for example, given there are 52 weeks in a year. So annually, dapat ang target ng pagkakandak ng stress management is once a week. So that's 52 classes in a year. And given the situation na virtual siya, let's say 100 na lang per session. So that means there is a potential of 5,200 a year. Yes, sir. Tama? So yun yung target. So kung 5,200 a year and then you have 23,000 people na dapat mong i-cater, ang question ko ngayon, kailan tayo matatapos? 5,000 by 23 divided by 5,000, sir, more or less 4 years, eh. 4 na years, no? 4 years. So yes, matagal-tagal din pala. So ito mga kasama, no, these are the things that we need to consider when creating a measure. It's not just merely looking at it na parang okay, kailangan nilang mag-seminar. Pero at the end of the day, how do you determine if kailangan nila o hindi? As mentioned ni Lieutenant Melia kanina, yung bantay kaisipan already gave the directive na dapat lahat ng police personnel mag-undergo nito. Which is, that is what I am assuming. Tama ba, Lieutenant Melia? Yes, sir. Okay, so I think pwede nating i-adapt din ito, itong measure profile na to, bukod dun sa kanina yung P3 to P2. Tapos ito naman is conduction of stress management seminar. Pero we need to revise itong formula na ginamit nila. Dapat ang nakalagay dito is number of personnel, PNP personnel, who have undergone the stress management seminar over the total number of NCRPO personnel. In this case, 23,000. So, yun yung supposed to be. Tapos, how many times mong gagawin ito? It is once a week, no? Once a week siya for a total of 100 students per batch. And that's 52 batches per year. So tuloy-tuloy siya, cyclical. Tuloy-tuloy hanggang hindi mo natatapos yung buong NCRPO. So ang target is after 4 years, or maybe 5 years for that matter, makukomplete na natin, mawa 100% na natin yung buong NCRPO. I mean, ideally speaking. Assuming na hindi nalipat yung mga tao, hindi sila na-reassign, hindi sila na-dismiss, at wala tayong mga bagong recruits. Yung palang 23,000 alone pa lang yun. But again, subject to change yun kasi every year nagre-recruit tayo ng bago, every year may mga nalilipat. So, i-consider din natin sila. Okay. Next one is measure profile ng 6B. Ang sabi naman dito is increasing percentage of PNP personnel who have undergone psychological counseling. So ang measure daw po ay ito. Number of personnel who have endorsed
who were endorsed for psychological counseling over total number of PNP personnel who have undergone psychological. Again, baliktad na naman sila. Mali na naman yung denominator doon sa numerator, no? Supposed to be dapat itong nasa baba yung nasa ibabaw, yung nasa ibabaw yung nasa baba. Si baliktad yung pagkakaano. So, tanong ulit kay Lieutenant Melia, tama ba na ganito yung ano, yung measure natin? Dapat ba binibilang natin ito? Yeah, yes sir, because these services of providing psychological counseling to PNP personnel, these are the personnel who are having already some mental health concerns, sir. Okay. So, upon referral, sir, or recommendation of the immediate superior. Question lang, let's say for example, do you already have data ng number of endorsed ninyo versus doon sa number na nakadak ninyo? Sir, yung the number of the personnel who have been endorsed for counseling, sir, it is usually gathered from the test results. schooling, or those who are having some significant responses which show them that they have some concern that must be settled in terms of their psychological well-being. Right. Nabanggit mo yung promotion and yung mga taong may mental problems. So my question to you is, when you say psychological counseling, both for promotion purposes ba or specific lang siya dun sa mga taong may mental issues? Sir, the promotion is only intended to screen those uniform personnel if they are qualified for the promotion that they are applying. But the other purpose of that PPE is also to identify those personnel who are having some concern about their well-being. Kumbaga, yeah. Sir, in addition lang po. Yun nga yung tanong ko sa iyo eh. The term psychological counseling refers to both promotion and those people with mental issues. Yun din ba yung ginagamit ninyong term? Or specific lang siya doon sa mga taong may mental issues? Sir, the personnel who are endorsed for psychological counseling, they are not automatically having mental illness or psychological problem. It is somehow can be considered as they have some psychological concern before that psychological concern become a psychological problem, sir. Okay. Or mental problem. So you only use or you only do psychological counseling to people with mental problems? As endorsed, of course. Not exactly, sir, as mental problem, but then the mental problem is have the connotation of you are having difficulties in performing your daily duties. You are not functioning well or fail to function as a family man, just in case you are a father. That would be some reasons or basis to consider a personnel is having a mental problem, sir. But the other reason of endorsing a personnel is for us to help them to show them the awareness on how to adjust to some psychological concerns that they are encountering to their works at the same time to their family. Okay, so
Ang question ko na lang dito is, do you have data on the number of people na kinandakan ninyo ng psychological counseling? Yes, sir. Okay, sige. If that's the case, yun yung kailangan nating na data para magkaroon tayo ng output pagdating sa ganito. I suggest you gather the data for calendar year 2021 muna. Divide it into quarterly. Mula first quarter to fourth quarter. Kung may makuha ka na, numbers lang naman to, hindi naman kailangan yung actual names para for privacy issues. Numbers lang yung kailangan natin. Yes, sir. Include mo po yung in-endorse sa inyo. Number of endorse versus doon sa kinandakan ninyo. Out of doon sa na-endorse. Yes, sir. Okay, thank you. Next po, ito naman, increased percentage of PNP personnel who have undergone stress debriefing. So again, baliktad na naman to. Ewan ko kung sino gumawa na ito. Pero ang sabi dito, number of personnel who were endorsed for stress debriefing at saka total of PNP personnel who have undergone stress debriefing. Para hindi naman mahabang usapan, I think this will be the same data that will be requiring. Patanong na lang din kung meron tayong data nito for calendar year 2021. Yung number of stress debriefing and number of people who have been endorsed for this stress debriefing para makuha natin yung numbers na to. And this goes to Lieutenant Melia as well. Kasi NP, bukod sa NP section nito, this is also under your perspective. Yes, sir. Okay, next is develop a responsive healthcare services. So dito naman na nakalagay, increase number of health caravan conducted to police provincial offices. So ito, tinan nyo yung measure na ginawa nila sa health service. Number of beneficiaries of conducted health caravan per PPO. Wala na, yun lang. Yun na. Question. Ano ba itong health caravan na to? Ano ba yan? What does it entail? So, to Lieutenant Muelya, i-verify mo sa health service, what does health caravan mean? Anong ibig sabihin yan? Meron ba itong project fact sheet? So, kailangan ma-determine natin. Kasi parang lumalabas, number lang siya. Tingnan nyo, number lang. Oh. Tingnan mo yung sa health service, 3,651. Ang tanong ko agad dyan, so what? Anong value added nito? I mean, wala man lang target, wala man lang, anong gusto natin gawin dito? Basta mag-conduct ka lang, ganun. Basta mag-conduct ka. Tapos pag nakapag-conduct ka na, ibig sabihin, successful ka na. Parang walang ano ba, parang anong point mo para mag-conduct yan? Dapat dito, meron tayong reason bakit ka nag-conduct yan. So yun yung ibig ko sabihin. Hindi ka lang kandak ng isang bagay just because sinabihan ka, mag-kandak ka. Hindi. Dapat meron tayong terms of criteria for conduction. So for example, do we have a target? Like health caravan ng alin? Ano yung sinasabing health caravan? Health caravan para sa PNP? Sa dependents or sa authorized civilian. Kasi yun yung mission natin, eh, di ba? To provide healthcare services for these three customers. If what they are saying upstairs sa health service is to conduct health caravan sa barangay, ang tanong ko sa inyo, customer ba natin sila? Hindi naman eh. The reason that health service exists is not for the public. We exist because of the PNP. Magkaiba po yung mindset na yon. Baka na-miss nila yung agenda or vision natin na yung mission natin to provide healthcare services for the PNP personnel, dependents and authorized civilian. If it is yun nga, pag wala sila doon, mamimiss natin yung target natin. Dapat dito, health caravan for who?
health caravan ito dapat for the PNP personnel, dependents, or authorized civilian. Doon ka lang mamimili. Wala ka, di ka dapat lumabas doon. Pag lumabas ka doon, out of scope ang tawag doon. Hindi mo ginagawa yung trabaho mo. That's not the reason why health service exists. Okay, so we now move on doon sa learning and growth. So kanina, pinag-usapan natin yung community perspective. Then we exhaustively, no, ito yung pinakamalaking ito yung pinakamalaking part ng charter statement ng health service, yung process excellence. So we now go to learning and growth. So papapansin ninyo sa learning and growth dito, tingnan niyo, isa lang. Pero dun sa present sa akin, sinabit, shinare sa atin ng health service, lumalabas, andun pa pala yung dalawa. Tingnan nyo ito, itong pinakabago versus dun sa 2018. Sa 2018, meron developed dynamic health service organization and developed health service management information system. Nawala siya dito sa interim, tapos ngayon, bumalik ulit. So, what we are going to do is look at the measure profile. So measure profile 8A.1. Ang objective is to develop highly competent, motivated, blah, blah. So what is the measure? The measure is the percentage of health service medical officers with clinical specialty trainings. Tingnan nyo ha. Number of health service medical officers with clinical specialty trainings times 100%. Parang malinaw naman, ano? Or total number of health service medical personnel. So, to our learning and growth, dapat bilangin natin ngayon yung medical officers natin dito sa RMDU, and then tanungin nyo sila, meron ba silang clinical specialty at ano yun? At yun, para makuha natin ngayon ito. So, one of the things that you should now do is account nyo yung ilan yung taong to. No, ilan yung mga medical officers with clinical specialty. Ang next question mo dapat dyan is, ano yung clinical specialty na sinasabi dito? Madali lang naman siya kasi numbers lang naman ito. Again, no, again, it's a very weak measure. Don't know, pero wala, yun yung required nila sa taas. Although wala naman akong question masyado para sa kanya. Next is number of HS nurses with clinical specialty training. So, babilangin natin yung number of nurses, total number of nurses natin, and then malaman natin ano yung mga clinical specialty training nila. Question ko ulit, what does clinical specialty training mean? Yung bang basic life support, specialty na ba yan? O kailangan toxicology nurse siya or OB obstetric nurse? Ano yung ibig sabihin nun? So we need to find out itong mga basic information nito. Next is number of HS personnel with health service related competency skills training. Ano yun? Ano tong health related competency skills training? Ano-ano tong mga to? So to our learning and growth perspective, please find out, what does health service related competency skills training mean? Ano-ano po ito? Kasama ba dyan yung admin? Hospital administration? Or is that a specialty? Hindi malinaw yung discrepancy nung dalawa. Which makes me also question, asan yung dentist dito? Again, nawala na naman si dentist. Nawala din yung psychologist. Nawala din si optometrist. Ano nangyari sa kanila? So, lumalabas dun sa scorecard, tama nga, nawala yung dynamic health service organization and then upgraded health service management information system. So lumalabas na ito yung mas pinaboran. Isa lang. Next is
Resource management. So, I don't know. Eric, nandiyan na ba yung resource management natin? Sir, unfortunately, wala pa po. Ano daw sabi nila? Si, ano po, si Major Padua po, may utos po si CEO, nasa labas po. Si Sarge Pidales po, kinakontak ko po, pinaglalagin ko pa rin, pero hindi po nag-response. Okay. Noted. So, makikita ninyo sa resource management, may dinagdag sila na isa, acquisition of modern facilities and equipment. But let's look at the scorecard. So, dito sa scorecard, profile, measure profile number 9, ito yung isa lang, percentage of activities funded and implemented based on EOPB. So, number of activities funded. So, in-explain naman ito ni Major Padua na ano ba yung EOPB, di ba? Pero, na pag-usapan namin na dapat yung pong mga projects ninyo, kayong mga learn, mga prospective owners. Ano po ba yung mga projects na meron kayo? Kasi yung mga projects nyo should be able to be funded by the resource management. So, example yung sa learning and growth, yung bang projects ninyo, meron ba siyang pondo? May pera ba yan? No, ang inihingi ni Major Padua is i-submit daw ninyo sa kanya yung mga projects ninyo. So that kung wala siya sa EOPB o wala siya sa GAA, pwede niya ngayon i-request kay CEO kung pwedeng fundingan siya based doon sa nirelease na fund sa kanila for this year and next year. Now, let's say for example, sabi, wala tayong pera para dyan. So, ang gagawin na natin doon, ipa-project natin siya. I-insert na natin sila for this year, next year pala, pag nagkaroon na sila ng AOPB, and then ipopropose natin na dapat fundingan yon. Kung wala man siya doon sa AOPB na ng for this year. And then after 2 years, saka lang lalabas yung pondo nyo. Okay, another one is percentage of TR funded utilized. So, kung paano man ito, ang makakasagot nito ay si Major Padua and yung kanyang assistant. Unfortunately, wala. So, kung wala rin ako masasabi tungkol dito because I'm not also very fond of this one. Okay, so that ends yung review natin noon. And then ito, briefly lang, i-overview ko lang kayo para at least alam ninyo bago tayo mag-discussion. The review of technical working group, no? Pansinin ninyo, we have already approved 11 out of 17. And then meron na lang tayong 3 for signature and 3 for deliberation, na deliberate na ito. Dalawa lang nakalusot, isa yung na-scratch. As for the Advisory Council key contribution, I don't know kung na-discuss ko to sa inyo. There are 6 advisory key contribution, no, ng advisory group natin. 1 is strategic, 2 is advocacy, 3 is skills enhancement, 4 is moral and welfare, 5 is moral and enhancement, and then 6 is other contribution. Pag mapapansin po ninyo, if you are in learning and growth, dito kayo papasok skills enhancement. And then, papasok din po dito yung community perspective pag pinag-usapan na yung moral and welfare. And then, papasok din po yung resource management pag pinag-usapan itong capability enhancement through provision of additional logistical resources. So, the advisory council should be able to contribute towards the realization of your projects. So, let's say may mga projects kayo, i-align nyo siya dito. And then vice versa, I will also advise the advisory group na dapat naka-align din po sila doon sa mga projects ninyo. So what I will be requiring from you guys is for you to be able to submit yung project proposals. So sa AKC1, yung strategic, simply put, ito po yung dapat binabayaran natin sa mga taong ito na wala naman silang bayad pagka umaten.
So ang naging basis dito is yung consultancy. Sa business kasi po, doon may kung tawagin is consultant. When you're a consultant, you are paid by the hour. Or in this case, ang ginawa kong reference is the United Nations. Sa United Nations kasi may tatlong level sila ng consultant, A, B, and C. A being the lowest, C being the highest. Pag mapansin ninyo, tingnan nyo, they are paid by 5,200 to 6,800 monthly rate or a daily rate of $260 to $340. So ang ginawa ko was to be able to get the lowest rate, itong 260, it is equivalent to 11,700 per day. So assuming that the $1 is equivalent to 45 pesos. So let's say there are only 8 hours per day, the rate will be 1,462.5 per hour. So pag ni-round off natin yun, ang ginawa ko na lang is 1,500 per hour para consistent. So anong ibig sabihin nito? If our member, yung advisory group, attended a seminar that we are doing in the PNP or in this case during advisory council meeting, there are supposed to be, no, quote and quote, pagka minonetize natin yung oras nila, since wala naman talaga silang bayad, yung contribution nila ngayon towards us is that they are paid 1,500 per hour per member. So assuming that there are 10 members, that would be equivalent to 11,500 kada isang oras na nagmi-meeting sila. So nagawa ko ng projection dito, for a 3-year projection during their lifetime, meron silang 207,000 key contribution. So pag tinignan natin ngayon, kinonvert na natin yung first hanggang fifth RAG PTD, which is previously, ito na po yung na-accumulate natin na contribution nila. Nakaka 67,500 na po. Next po, advocacy in support, no? Dito po, mayroon na tayong ginawa yung RAG PTD Coffee Mondays, which I would like to thank Major Tadyosa and others that has already been the guest for the RAG PTD Coffee Mondays. Alam nyo ba na itong RAG PTD is, pag binayaran natin sila for doing this, yung mga shows, it is 20,000 per show. So ang assumption ko nga noon is makaka 16 shows tayo hanggang sa end of the year. Sana maka-accumulate tayo ng 320,000. However, hindi naman tayo nag-umpisa agad. But then again, meron pa rin tayong a total of... mali yata ito. Sorry. Mali, hindi ko nakalkula ng tama. So assuming na yung last natin na meron tayong sa 7th Coffee Mondays on December 6th, makakaroon tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 140,000. So at least, no, makaka 140,000 tayo ng libre. Pero kung babayaran ng PNP ito, in this case RMDU, ito yung babayaran natin sa show, 140,000. Next is skills enhancement through knowledge sharing and learning and growth. So ito yung mga pre-propose po namin and unfortunately wala pa po tayong na-conduct na itong seminar on privacy rights, basic life support and CPR. Take note, learning and growth, pwede na po ninyong i-join yung basic life support training na gustong gawin ng RAG PTD. So in short, kayo po na nandyan sa learning and growth, alam ko yung isa ninyo is basic life support din. So pwede natin yan i-join. Majo-join natin sila. Staff lead, then canine handler training, crisis management, financial management. So marami silang pre-post. However, ni isa doon, wala silang nagawa pa. Hopefully, meron sana. Pero good thing, at meron tayong nagawang depth sensitivity orientation. This was conducted last November 16 na kung saan nagkaroon tayo ng 258 participants. Inassume lang po namin that if nung tinanong ko yung executive director ng DEF Institute for the Deaf, Philippine Institute for the Deaf, ang sabi niya binabayaran usually is 1,500 per pax.
for a regular 4 hour course. And since 1 hour lang yung orientation, so inestimate na lang po namin ang costing niya is 500 per pax. So multiply natin sa 258, nag-yield po tayo ng 129,000 pesos. So not bad. Hindi naman natin plinano, pero nangyari, buti na lang. So sa moral and welfare naman po, meron tayong bloodletting program. Plano pa lang po hanggang ngayon is yung the bloodletting program because hindi pa nagagawa yung MOA. Meron din tayong plinanong e-MISA. Eric, ano nangyari sa e-MISA natin? Wala ba? Hindi na-approve? Sir, naka-pending po yun eh. Pero meron pa rin po akong pwedeng i-adjust na calendar of activities for e-MISA. Okay. Try to ulit natin, sir. Okay, noted. And then, yun nga, swerte natin. No? Although hindi natin nagawa yung plinano natin, pero naman nangyaring ganito. Nakapagbigay po ng flu vaccine at pneumo vaccine yung ating mga RAG-PTD nang nakinabang po yung RMDU. So a total of, ito yung naka-saving grace po ng RAG-PTD. Naka 1,380,000 po tayo based doon sa binigay nila. So inihintay lang po natin na magawa yung blood donation, and if ever na blood donation has been conducted, that's another costing dito na magiging key contribution. So we go now to AKC5. Meron pong dinonate. And ano na pala nangyari dito, Eric? May ginagamit na ba ito yung 5,000 na laptop? Yung ano lang pong ginagamit, sir? Yung LDP iPad. Tablet. Anong ginagamit tablet dito? Anong naging purpose? Para po sa monitoring sa R1 po, sir. Kasi naka-hook siya sa operation. I-ano nyo na lang, gawan nyo ng parang after activity report kahit pa paano para alam lang natin na ginagamit na siya. How about the laptop? Meron bang ano? Ano pa ba problema nito? Yung sa keyboard na lang, saka sa mouse. Sige. Ginawa na ba natin ng request to ng keyboard? Negative pa po, sir. I-palo siguro dadagawa ko na lang. Gawa na lang. Okay, thank you. So last but not the least po, yung AK